Ipinagpapaliwanag sa loob ng tatlong araw ng Transportation Department si LDFRB Chair Teo Filoguadis III kung bakit siya dapat mapatawad ng parusa sa paglabag sa RA 3019 o Grave Misconduct at Conduct Prejudicial to the Best Interest of the Service kaugnay ng kumalat na screenshot na naglalaman ng listahan ng mga umadoy katiwalian niya sa LDFRB. Kasabay nito, pinaiimbestigahan na rin ng DOTR ang umano'y katiwalian sa PUV Modernization Program na ipinatutupad ng LDFRB. Sa press corps ng Grupong Maribela, lumutang ang dating Executive Assistant Tiguadis na si Jeffrey Tumbado na nagsilbi sa LDFRB mula Enero hanggang Setyembre ngayong taon. Dito isiniwalat niya ang umano'y lagayan sa LDFRB na hindi bababa sa 5 milyong piso kapalitang paborableng ruta at special permit para sa PUV operators. Kasama na ang board resolution at prangkisa. Agaran namang ipinag-utos si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang suspensyon kay LTFRB Chair Guadis. Binigyan diin ng Pangulo, walang puwang ang katiwalian sa kanyang administrasyon. Sinabi naman ni Tumbado na nalulungkot man siya sa pagkakasuspende ni Guadis pero patuloy ang kanyang paglalahat ng katotohanan ukol sa korupsyon sa ahensya. Nakatakda rin siya maghain ng kasong anti-graft and corruption at paglabag sa Ease of Doing Business Act laban kay Chairman Guadis. Sa inilabas sa pahayag ng DOTR, kinukondena nila ang korupsyon sa loob ng kanilang ahensya. Ayon kay Bautista, hindi sila magdadalawang isip na patawan ng parusa ang may sala kung may maihain na warrant o ebidensya. Para naman sa Grupong Maribela, hindi sapat ang suspensyon kay Guadis at dapat niyang sumailalim sa investigasyon. Nakahanda rin sila magtigil pasada sa Lunes para magmarcha patungong Malacanang at tutulan ng jeepney face out. Pagtitiyak naman ang ibang grupo ng jeep, gaya ng Pasang Mazda, hindi mapaparalisa ang transportasyon sa Lunes dahil maraming hindi sasama sa tigil pasada. Wala naman akong isyong alam para magtigil pasada. Kung ang isyong ay korupsyon, dapat iyan magkaroon ng tamang investigasyon. At kung siya mag-i-strike sa Lunes, ang Magnificent 7, mag-meeting kami, definitely hindi kami sasama sa strike niya. Walang basihan, isang pagtigil pasada na walang basihan. Karen Villanda para sa Morning Show ng Bayan, Rise and Shine, Pilipinas.